Welcome guys sa Pangkabuhayan TV. In this video, pag-uusapan natin kung paano nyo po i-identify yung GP Noi at saka yung HD unit ng inyong mismong sariling GSAT or ng inyong customers. Marami pa rin kasi sa inyo, lalo na sa mga resellers, dealers, kupo ng cable loading na hindi pa rin alam kung ano po, paano po malalaman ang isang series of numbers na pinapaluda ni customer kung ito ba ay GP Noi or kung ito ba ay HD or GSAT HD. So ang GP Noi, yun po yung ang halaga ay 99 pesos. And then yung HD naman, ang minimum po nun ay 200. So, mayroon tayong tinatawag na GSAT 200, GSAT 300, at saka GSAT 500. Yung 200, 300, at 500, ang ano po nun, ang box po nun ay HD. Yung mga 99 naman ay GP Noi. So, ang mga series of numbers ng GP Noi ay ang sumusunod, makikita niyo po diyan sa inyong screen. Kapag ang pinapaludan ni customer ay 77 or nag-umpisa ang 6 digit na 77405370. Yan po automatic ay GP Noi. So hindi kayo pwedeng magkakamali na ang i-load nyong PIN ay yung sa HD. Kasi yung PIN sa HD na 200, 300, 500 ay iba po kaysa GP Noi. And then kung gumagamit naman kayo ng direct loading gaya ng system natin na gumagamit ng direct loading, but unfortunately ngayon dahil po sa bagyong audit, hindi po natin magagamit yung direct loading dahil po internet dependent po ito, at alam naman natin based po sa previous upload namin na video na ang buong Cebu ay wala pa pong stable na internet connection na supplied by SmartOn PLDT. Sa ngayon po ay gumagamit po ang Cebu City ng data. So ang direct loading po natin sa system ay pansamantala munang hindi magagamit, pero pwede kayong mag-request ng PIN. So dito na po natin ma-determine, magagamit natin ng maayos yung PIN na nire-request po natin sa ating system. So again, kapag ang pinapaludan ni customer ay nag-uumpisa po sa 77405370, automatic po yan ay GP Noi. Kapag naman ang 6 digit ay nag-uumpisa po sa 77405371, automatic po yan HD unit. So ang exact PIN na gagamitin niyo po ay yung para pang HD talaga. Kasi pag ni-rumble niyo po yan, halimbawa ang box niya ay GP Noi tapos ang ginamit niyo po na PIN ay para sa HD, hindi po yan papasok. At the same time, kung HD din ang kaniyang box and then gagamitan mo siya ng GP Noi na PIN, hindi rin papasok yan. So babalik yung customer ninyo, magpapaload up kung bakit hindi po pumasok yung pinapaload nila. And then sa ngayon po, mayroon pong bagong series of numbers ang mga HD unit. Mayroon na pong nag-uumpisa ng 018, hindi na po 16 digit. Ang ang mga old na mga series ng GSAT at GP Noi gumagamit po ng 16 digit na box number, pero ngayon mayroon pong mga bagong box number na I think 11 or 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 digit ang mga bagong HD unit. So, mayroong nag-uumpisa ng 018 and then 025.
Yan po yung ano, wag po kayong anong tawag dito? Magtataka kung bakit 12 digit lang yung binigay ni customer. Basta napasok po dyan na nag-umpisa po sa 018 at saka 025, tanggapin nyo po yan. Automatic po yan, it's the unit ang box number ni customer. So si GP Noy talagang 16 digit lang talaga sila. Wala pong 12 digit ang GP Noy. So again, palagi nyo pong tandaan, huwag kayong ma-confuse para hindi po madismaya or madisappoint ang ating mga customers dahil yun nga hindi dumating yung load dahil nagkabaliktad po ang PIN na ginagamit. Dahil nga sa ngayon ay wala pa po tayong direct loading. Pero sa direct loading, ganun pa rin. Ganun din. Kailangan nyo ding i-identify yung tamang box number kung ito ba ay GP Noy or it's D. So, kung GP Noy po siya, ang PIN na pwedeng gagamitin ay pang GP Noy lang. At kung HD naman, ang PIN din na gagamitin ay pang HD lang. So, sa direct loading naman, ang format ng direct loading sa GP Noy at saka sa HD ay magkaiba din. So, sa GP Noy, mag-start po ito ng GP Noy space at box number and then isend nyo po sa gateway. Sa HD naman, ang start po nito depende po sa paload ni customer kung 200, 300, 500. Halimbawa naman 200, so mag-type po kayo ng GSAT 200 space at box number. Then isend sa gateway. Yun po yung ano, yun po yung gagawin nyo po kapag gumamit po kayo ng direct loading. So abangan nyo po based po sa update ng ating head office sa Cebu, possible po na within last week of January 2022 and or first week of February 2022, babalik na po sa normal ang internet connection ng buong Cebu. So sigurado na babalik din po yung direct loading natin. So sa ngayon po, pagtatsagaan muna natin gamitin yung lumang paraan para makapag-load sa ating mga suking ano po, GSAT at GP Noy customers. Pero sa ngayon, kahit po walang internet ang buong Cebu, ang ating system ay nakakapag-load pa rin ng signal at saka satellite gamit ang direct loading. So direct loading po ang ginagamit natin for signal and satellite. Kaso lang nag-fluctuate or hindi stable yung signal doon sa Cebu. So minsan matagal din po papasok yung load, pero papasok pa rin po siya. Monitor nyo lang din po yung account ni customer kung pumasok, at kung hindi naman at hindi rin nabawasan yung account niyo, pwede nyo pong ulitin after several hours. So ganyan lang po ang gagawin natin. So ngayon po, sigurado na alam nyo na kung paano i-identify ang mga box number na ibibigay ni customers. Kasi kahit nga sa amin dito, yung mga tauhan ko, kapag tumatanggap po sila, kasi isa na rin sa pinakamalakas na services namin ang GSAT at signal loading or cable loading. Pero mas marami talaga sa amin yung GSAT. At sa GSAT na yon, GP Noy ang nangunguna. So sobrang dami na po. Sila po yung mga tauhan ko hindi po alam kung paano i-identify yung box number kung ito ba ay GP Noy at HD. And then nagkakagulo nga dahil nagkarambula yung PIN na ginagamit, kasi sa system namin naka-input na po lahat ng mga PIN. So mamimili na lang po sila ng PIN kung anong gagamitin nila sa specific customer. So ngayon po ay dahil dito sa identification na to, hindi na po nagkakagulo yung pag-load namin sa GP Noy at saka sa HD or GSAT unit ng mga customer. So ganyan din po, talagi nating tandaan kapag 7740-5370, automatic po yan sila mga GP Noy.
at kung 7740537 naman, automatic po yan, it's the unit. And then i-consider din po natin yung mga bagong series ng box number na 12 digit, yung 018 at saka 025. So sana po ay mayroon kayong natutunan sa ating video ngayon. Kung hindi nyo pa na-subscribe, pakismas po ang ating subscribe button, ang Pangkabuhayan TV, and then huwag nyo pong kalimutang i-hit ang aming notification bell para sa mga bagong update namin regarding po sa small, medium enterprise na mga negosyo, lalo na din sa mga update natin sa mga sub-dealers ko sa Smart Load at saka Auto Load Max, and then cable loading reseller at saka dealers. Dito nyo din po yan masubaybayan sa channel na to. Kaya please, please, please i-subscribe nyo po. And then, kung nagustuhan nyo po ang aming mga videos, huwag nyo pong kalimutan bago kayo umalis, i-like ang aming videos, mga videos namin, and pwede nyo din pong i-share sa mga kaibigan ninyo para din po sila magka idea kung paano ba i-run. Halimbawa, ang specific business na pinag-uusapan sa mga video namin dito sa Pangkabuhayan TV. So, yun lang po. God bless po sa ating lahat. Paalam po.